everyone! Dito sa ating kawali ay maglagay tayo ng 2 tablespoons na mantika. Pwede tayong gumamit ng kahit anong klaseng vegetable oil. Isunod naman natin yung ating hiniwahiwang luya at syempre sasamahan din natin ng bawang. Pagsabayin lang po natin ang pagluluto nitong ating bawang at luya at hahatiin lang po natin itong ating bawang dito kasi yung isa ay gagawin naman nating toppings para mamaya. Kaya naman, this is Bella ang inyong kusinera ng Delmos Kitchen. Kung bago ka sa channel na to, syempre welcome na welcome ka. At kung dati ka naman, welcome back! Kaya naman, don't forget to subscribe, like and share, at pakihit mo na rin ang notification bell. Isama mo na yung all para lagi kang updated sa mga bagong upload. Haluin lang po natin hanggang sa maging golden brown itong ating garlic at kasabay din po noon ang pagkaluto nitong ating luya. At ngayon naman ay lagyan po natin ng sibuyas. Gumamit po ako dito ng red onion. Mas malasa po kasi nagamitin sa pagluluto ang red onion at hiniwahiwa ko lang po siya ng padais. Magsasama rin po tayo ng chicken dito at depende sa kung anong parte ng chicken ang gusto nyong ilagay. Ako naman po, ang ginamit ko ay leg and thigh. So bali isang piraso lang po ng leg and thigh. Ayan, at atin lang pong haluin hanggang sa lumabas ang sarili niyang mantika. Siyempre, isisison din po natin ng salt and pepper para yung lasa ay pumasok na dito sa loob nitong ating chicken. At ang pagtimpla po natin ng salt and pepper ay depende sa inyong panlasa. At announcement muna po tayo, simula ngayong September, ang may mga birthday po ay ipaparapol ng Udelmos Kitchen at mamamahagi tayo ng cake para sa ating mga mahal na supporters. At kailan nga ba irarapol ang may birthday ng September? Siyempre, isasabay natin yan sa ating Supporters Day. Bukas na po yon, August 8, 10 AM, kita-kita po tayo. Kasabay din ang pag-rapol ng pressure cooker, meron ding pajikas. My best supporters at syempre, announcement sa wish ko lang. Kaya naman, tuloy-tuloy lang po tayo sa pag-subscribe, like and share ng ating mga videos. At eto nga, lumabas ng sariling mantika nitong ating chicken kaya lagyan na po natin ng sabaw. Gagamit po ako dito ng 5 to 6 cups ng tubig. Takpan lang po natin at hintayin natin hanggang sa maluto. Usually yung ganito po ay niluluto ko siya ng 15 minuto. So ayan, hintayin lang po natin. At kapag luto na po itong ating chicken, ay ilagay naman po natin itong ating oatmeal. Gagamit po ako dito ng 1 cup na oatmeal at atin lang pong ilagay habang hinahalo naman natin para po hindi magdikit-dikit at lulutuin lang po natin ito ng 3 minuto or hanggang sa lumambot itong ating oatmeal. At titimplahan naman po natin ng patis. Siyempre nilagyan na natin siya ng asin kanina kaya lang naglagay po tayo or nagdagdag tayo ng sabaw kaya medyo matabang kaya patis ang atin pong ipagtitimpla. At ayan, ito po at kumukulo-kulo na. Itsura pa lang masarap na, masustansya pa ang ating arroz kaldong oatmeal. So ayan, kung gusto nyong pakainin na masustansya ang inyong mga anak at ang inyong pamilya, mag-arroz kaldo na ng oatmeal. Perfect na pang-almusal, perfect na pang-merienda, at higit sa lahat, perfect sa mga nagda-diet natin dyan. Kaya ano pang hinihintay nyo? Arroz kaldong oatmeal! Gawin nyo na to! At para lalong kumpleto ang ating arroz kaldong, makikita nyo dito ang itlog, bawang, green onion. At samahan nyo pa ng kalamansi. Kaya naman, tikman na natin yan! Ang sarap po ng lasa niya, amoy pa lang talaga namang arroz kaldong na.
At higit nga sa lahat, ang importante dito, masustansya. Kaya naman, maraming salamat po muli sa inyong lahat. Bye-bye at mag-ingat po tayo!